Okay, so good morning sa inyong lahat. Welcome back. Pupunta ako ngayon sa Steinbach. Pupuntahan ko yung group 5 and 6 and 7 I think. Na mga bagong truck drivers na galing sa Pilipinas, dumating dito. Then pupuntahan ko sila para ma-meet ko sila. Pero bago yan, ihatid ko muna itong aking dalaga. Okay, so kita-kita tayo doon. I found trucker. Ain't lost to your war. Me dead. I was lost and sad to the voices in my head. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. I gotta get up. I gotta get up. I gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. Sinundan din sila mga bagong driver mga 2 weeks ago lang yata. May isa akong kumpare doon si Renato Hanap Javier Junior. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get Group 6 ka? Group 6. Kasabay na Mariana, no? Ano, kumusta ka nanda? Okay lang, malamig. Galing ka rin ba ng Saudi? Hindi. Pilipinas ka lang? Oo. Oh. Ah, okay. Surte mo ah. First time ko mag-abroad. Canada agad, ano? So, ano expectation mo rito sa Canada ngayon? Sana makuha ko na ako ng lisensya para yeah. Makapagtrabaho. Ay, yun talaga importante. Oo. Ay, nakapasa ka na sa class 5? Driving, hindi pa. Manual. Ah, okay. Ilan na nakapasa sa group 6? Dalawa lang sila eh. Oh. So, kilan ang retake? 5. March 5. Ah, March 5? Yun lang ang problema ito pag bumagsak ka. 2 weeks yung ano. 2 weeks nga. Tagal. Ano? So, ano? Welcome to Canada. Ito, tapos na ito eh. Ah, ito, kumpare ko. Si Renaldo
Junior, hanap. Hanap. Taga saan ka, pre? Balot Tundo, Manila. Eh si ano pala, si John ay kapitbahay mo yun? Sa kabilang street siya eh. Mga pagbanga taga Tundo, delikado eh. Kilala yung Tundo sana eh. Ang balot eh. Ha? Basta mga balot Tundo? Baka isa ka rin doon sa akyat ng mga tropa. Mga tropa ko yun. Tropa mo yun? Yung mga Spider-Man doon? Mga taga permanent yun. Di ba galing ka ng Saudi, di ba? Sa ano? Almaray? Isa yan sa... Bakit hindi ka dumiretso doon sa ano? Sa Mondrian? Pero nag yung mga taga Almaray galing nandoon sa Montreal, di ba? Yung taga LPG. Ikaw, Dexter Montilla. Taga saan? Taga Surigao. Oh, waya-waya. Yaon-yaon. Galing ka rin ng abroad? Hindi, first time mo rin. First time mo rin dito? Actually, ano eh, nag-chat na tayo noon eh. Ano, ang daming nagtatanong sa akin. Ako sa'yo, you know, kung pwede ba yung first timer dyan. Buti lumuwas ka na Manila. Hindi, talagang doon ako nagtatrabaho. Ah, doon ka nagtatrabaho. Kasi yung mga nag-a-apply, nagtatanong minsan, nasa Mindanao, no? Oo. Natatawa ako yung nag-send sa'yo ng number. Sabi mo, ba't ka mag-send ng number sa akin? Punta ka sa agency. Yun nga, kasi pag nasa Manila ka, hindi ka, nasa Mindanao ka, hindi ka ma-accommodate ng merkan eh. Kaya ako, doon talaga ako nagtatrabaho. Nung 2016 yata yun, nagpasa ako ng resume. Eh, wala pa sila ngayon. Paano mo nalaman na nag-hiring ng truck driver? Paano mo nalaman? Sa pinsan ko rin, nasa ano, Kelsey ngayon. Ah, may pinsan ka dyan? So, sigurado sa Kelsey ka ma-assign? Ewan siguro. Nai-request ka yan? Oo. Ako, double driver mo naman dun. Yeah, pero maganda yun kung sa Kelsey ka, maasanay ka dun sa Super B. Oo. Atras ng Super B. Nung kahapon niya eh, Friday, may sinumahan ako sa ano eh, Kinora. Ah, nasumama ka? Si Renner. Filipino? Nag-securement kami. At least nagkaroon ka na ng idea. Oo. Ay, yung dinadrive mo sa Pilipinas, sa tanker? Oo, LPG. Ah, LPG. Pero nag-ano rin ako sa auction sa una. Dinadala namin ng Davao. Eh, sigurado itong mga tanker nito, alam ko ng punterya nito eh. Alam ko nang gusto ninyong mangyari. Hindi ko nasasabihin, pero alam ko lang nasa isip ninyo. Alam ko lang. Kaya, Rachel, bro? Ano pa naman, bro? Philip Guerrero. Salvador? Taga saan ka? Laguna. Akala ko, foreigner ka eh. Oo, parang marami. Ay, nung una, pagkakita ko, sabi ko, foreigner yata ito eh. Marami na kayo. Marami na kayo na peke. Pero baka may lahi ka ng foreigner? Half-half lang. Half-half? 50-50. Italiano? Oo nga, parang Italiano na ano eh. Pakistan na. Tanker ka rin sa atin? Oo, official din. Oh, kaya hindi naman din iba yung iba dyan. Nakilala ko din yung oh, kaya ito, Shell. Ikaw, nag-tanker ka rin, di ba? Oo, oh, ito. Shell din. Alam ko na ang gusto niyo mangyari. Migats time. Yeah, ha? Migats time. Yeah, ito galing to ng Europe. Wala kang experience sa ano, no? First time. First time mo rin? Dami yung, ano, ito galing na to ng Europe. Kasama. Pero hindi tayo nagpangabot sa Leno Trans, no? Nag-abot tayo. Nakita lang kita doon sa table, eh. Hindi ka naman napakasimple. Anong group ka ba? Suplado pa yan, no? Six din. Ah, six ka? Oh, ano una ka sa... Ano lang ng laptop doon sa table? Senior ka, senior pala kita, kayo na Beltran. Eh, kasi ako yung pinaka-junior, ah, tapos ang sumunod sa amin, si Nanuya. Oo. Oh, no? Nakaupo ka lang, tapos tahimik ka lang. Hindi naman ba sa'yo? Hindi, tahimik lang, talagang ano lang dyan. Napaka... Sinong kabatch mo doon na ano? Ay, halos wala na. Hindi, no, yung mga... Si... Kabatch... Rodriguez, si Pandenjo Rodriguez. Okay. Sabi kami kumalis kay Gal. Kasi sabi ko kay Nathaniel. Kaya lang kami ng ibang grupo. Yung karamihan ng mga, alam mo na, yung... Sabi ko kay Nathaniel, sabi ko hindi ko pa na-meet si Mariano doon. Parang hindi ko pa nakita yun si Mariano eh. Na-recall ko lang, wala akong balbas noon. Hindi ka kata nagbabalbas noon. Pero ganun pa rin, maganda na lang parang parang doon. Yung loko mo lang ako. Alam ni Mami Lina na nag-apply yan? Alam naman. Ano sabi niya? Eh, tanggap naman. Tanggap niya. Do ito. Shell ka rin, bro? Hindi, hindi. Car-carrier ako sa Pilipinas. Kiterer? Tagaluto? Hindi, car-carrier. Ah, car-carrier. Car-carrier pa lang, bro?
Jomar. Saan ka sa atin? Sa Batangas. Saan? Sa Santo Tomas. Batanginyo ka? Hindi, pero Bisaya ako, pero... Ah, doon ka nakatira yung asawa mo, Batanginya? Bisaya rin. Bisaya? Oo, oh, kasi ako, na-hold up ako ng Batanginya. Patay ako sa asawa ko. Tinutukan ako ng balisong kaya. Yeah, taga saan ka sa atin sa Bisaya? Sa... Juan, Talakobon. Saan yan? Taguluan? Agusan del Sur. Hmm, hindi ka ba dating... Ulay sapatos? Yan, ang dami kaming inahabol dati sa Agusan, ha? Nasaan ako sauna sa Trento? Sa Santa Maria? Doon, malapit lang yun. Trento. Papunta dito, San Pans. Parang na-familiar ka sa akin. Maringer yun dito, ha? Baka yun yung nag-snack sa'yo, ha? Baka ito yung nag-ambo sa amin. Hindi, joke lang. So, tapos doon na kayo tumira sa Batangas. Mm. Doon ka na rin nagtrabaho ng car carrier? Dati nag-container muna ako bago ako ng car carrier. Sa Batangas ka ba napasok ng car carrier? Nakuha? Mm. Di kita mo yung super shuttle doon? Mm. Kami unang nag-hakot niyan bago yung mga truck ng super shuttle. Oh, kasi doon nagtrabaho din ako doon eh. Mga 3 months. Di ba pagdating ng super shuttle, mga nakababtail lang yun eh. Oh. Wala pang mga truck. Yung mga truck ng super shuttle galing ng Europe yung iba. Mm. Galing sa Dino. Hindi. Hindi pala, hindi. Yung mga man lang pala na truck. Una, international yung kanilang pinadala, tapos nag-man na. Mm. First time mo rin dito? Oo. Wala talagang pinagpapala, alo? Samantalang yung mga nag-apply ng immigrant, 3 taon, 5 taon ang hinihintay. Sabi ni Dirty, sana nga, pagbabalaan. Ito yung agitang init sa Saudi, sila 30 kayo, karanda pag yun tayo. Mulag eh. Motong, karangkuan, isingit lang ako, kanong yung iba na... Yung nangangarap na pupunta lang Canada, tapos yung bang nangangarap ka lang, wala kang gagawin? Mahirap yun. Kaya pag nangarap ka, sige. Diretsoy mo agad, uwi, IELTS. Ikaw, prasa ka sa atin? Sa Bohol ako, pero na ako sa Laguna, nagtrabaho rin. Bohol? May taga Bohol din dito, si ano ah? Oo, si Ija Ija Oo. Yung asawa nun, Bohol ano ah? Taga Alicia yung asawa. Dol, ahong papa, taga, ano, taga Gindulman, malapit lang sa lugar ng asawa niya. Buti, hindi ka nadala ng tarsier dito. Chocolate shells? Mayroon na talagang chocolate doon? Yeah, damn yan. Kaya, paano naging chocolate yun? Yung blue palm yun. Ay, paano natin tinawag na chocolate shells? Siguro din, pag mag-kot-kot ka doon sa lalim, may talagang mga tsokolate doon, mga cloud nine. Dugan ako Bohol pero wala pa to. Dito ko gan di pa ganap pero wala pa sugo kasaroy ng lugar ba. Asa mga gadto. Sige mo talo sigo gubo-hubo. Eskwela, yeah, eskwela diri Manila ako sa eskwela. Pero first time din mo no? Di ikaw sa Saudi. Ah, ikaw sa Saudi. Almaray ko. Almaray? Di kasama mo si Sari. Sa Gatas ko. Kilala niyo si Ramil Lalo? Oh. Ha? Oh. Kilala mo? Instructor driver na karon. Oh, kabatch ko yan sa ano, sa Asuras. Si Ramel Flores Lalo. Oh. Nabtan ako dito, long driver pa siya. Yan. Nag-internal hiring mo ng Almaray para sa mga master driver. Ano, ba't mo naisip na pumunta ng Canada? Nakapasa eh. Hindi, gusto mo yung... Hindi, sa atin mga ano, atin ng mga driver, pinaka-last na pupuntahan talaga natin Canada. Ito na yung last eh. Kung galing ka ng Saudi, training ground, Europe, practice lang sa winter time. Ito na yung pinakalast natin kasi pwede mo dalhin yung pamilya mo dito. Plus, bonus, makakarating ka ba na Amerika? Nag-apply na ako New Zealand, pasado na ako dito. Sumabit lang ako sa medical. Ganun, interview sa doktor, mga masyadong honest na. Ah, honest ka rin? Ayun, yun, kasama. Dinala ko sa history ng ano. Ikaw. Sa history din, gano'n? High school. Inamin mo rin? Oo. Oh. Ayun, umamin. Dalawa na kayo. Oo, na... Dahil na lang mag-usap-usap, bro. Oo. Ang ako employer, yung atras ay ang upper sa kuha kay... Ang ingana na ko, no, muabot po, no, 4 to 5 months ang process. Kaya na pa may psycho test. Dahil ko na employer, nakapalit na ko ang truck. Kinanglan ako po, di rin mo bitong mabilis yung process nyo. Sorry. Kasalanan mo yan, sabi lang. Yeah, sunod, huwag kang masyadong honest din. Yun ang nangyari sa kanya, kasi yan, mabilis sa proseso yan, si Beltran. Sobrang honest din siya.
First batch sana to eh. Oh, yan. Mabilis yan. Mabilis pa yan sa alas 4. Ito pinakauna sa lahat. Nag-medical, IELTS. Sa sobrang bait at honest. Nagtasagot ako niya kay... Doon ka naman ito. Nag-apply ko nung gabi-bebe mo ni Mindanao nga. Nauna mo ni siya. Oo nga. Sobrang naging honest lagi. Honest din niya. Nakasama pala yung sobrang honest. Oo, oh, kasi kinang ko sa agency manager nga, hindi lahat ng kasinungalingan makakasama sa iyo. Hindi ko mang sabi kasi sa amin, yung mga pilapan doon, puro no daw lahat, pati nga yung institutional background ko, no nilagay ko eh. Sabi nung nurse, akala ko ba sir, may nakaano ka? Sabi ko, oo, kalas gabit ako, bakit nakalagay dito? No. Ay, mga pala, masyado naman mong halata. Sir, briefing na briefing kasi agency. Bro, saan ka sa atin, bro? Pampanga ko, pre. Ah, Pampanga. Ang dami yung taga-Pampanga. Oo, lagi kitang pinapanood sa ano eh, sa YouTube. First time nyo rin dito? Oo, first time. Ay, hindi ka nag-Saudi? Nag-Saudi rin ako, dalawang taon. Ah, I mean, sabi ko first time. Nag-Saudi ka pala? Oo. Oh, saan sa Saudi? Sa Jeddah kami. Sa anong kumpanya? Ano lang, establishment lang. Ano, HTM. Oh. Sa ano, Port of Jeddah. Ah, yung mga container yun. Oo, mga container. Dalawang taon. Dalawang tapos taon. Nag-drive ko sa Pilipinas. Oo, oh, tapos nag-shell ako. Doon ko nakilala si ano. Mga... Mapupuno ang pulso uling nito. Marami pa susunod na tagi-shell. Saan sa atin, bro? Gagayan Bali. Ah, kakalaw ko Gagayan de Oro. Ilocano? Oo. Oh, first time mo rin? Nag-abroad? Hindi, dati ako sa Afghan. Nagkasama mo to Bill Brand sa Afghan? Si ibang kumpanya. Si Adam, ah, Unity yun eh. Kasama mo si Adam, nakita mo? Sa ibang company. Nagda-drive ka dun sa Afghan? Oo. Tanker? Hindi. Oo. Oh. Eh baka pag kukuha ka rin ng USB sa, ay madidelayed ka rin. Kagaya nila. Na-delete sila. Kasi may mga record sila sa... Hindi ako na-delay eh. Ha? Na-delay yung papel ko eh. Sa... dahil galing ka ng Afghan? Pati Iraq kasi. So yeah, ito yung mga... Group 6, no? Sabay yung group. Group 6 saka 7? Ay, ito pala, si ano, taga Pampanga, yung kababayan ni Paring Nat. Pre, saan ka sa... Oh, sa alam ko lang pa, Pampanga. Anong pangalan mo, pre? Alvin. Alvin Patrimonio? Hindi, Timbol. Timbol? Ayan, si Alvin Timbol, taga Pampanga. So, yun, oh, yung mga nanonood dyan, kilala niyo itong mga driver na to. Yan, kilala niyo ito. Group 7 naman siya, 7. Ay, ito siya. Saan ka, sir? Sa atin, sir? Saka sa atin? Pampanga. Pampanga ka rin? Pero at taga ko, taga Isabela. Ah, nakapag-asawa ka ng taga Pampanga? Natutukan ka rin ng balisong? Oo. Mahirap pag ano, yung ako, natutukan ng balisong. Kaya nasa Batangas ngayon. Galing ka rin sa Saudi, abroad? First time na ako, sir. Walang stick, no? Yung mo, gano'ng kahihahay itong mga ano? Picture yung mga kahihahay ka? First time makarating ng ano, first time mag-abroad pero diretso Canada. Gaano, kung gaano ka tuloy-tuloy yung swerte sa'yo. Ito ka, first time mo rin bro, di ba? Sus, bilis din nyo. Ilang months inabot yung ano mo, yung application nyo? Maabot. Kasi makakabatch ko sana yung sila sa amya. Yung sa medical naman ako na ano. Nadali ka? Hindi naman. Baga... suspicious siya na pulmonary. Kaso nag-undergo ako ng sputum. Eh ano yan, 10 weeks. Kaya na-delay ako doon. Ano yung Sir Nat, katulad ni Sir Mark. Oo, sir, parehas na driver. Sila silang nag-influence, nag-encourage sa akin. At nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa. Nathaniel Pamintuan. Ayun. Thumbs up. Si kumpare. O, shout out muna kayo. Bago ko ito, ano, ayan. Shout out sa yung pamilya. Yan, kabit. Wala. Umaya ka. Shout out dyan sa Pampanga. Umaya ka. Bandang Santo Tomas. Yan, taga Pampanga. Ay, ikaw. Si Maring Sana. Shout out sa mga taga ano dyan. HDI. Aplikante. Yung taga HDI, may kasamahan ka eh. Yung mga taga HDI. Ano, iikot yun na ito sa kabila. Iikot na. Ayun. Patay ka. Ito, nabawasan lang ng isang holdapir sa tundo. Shoutout dun sa mga taga-Almaray. Baka ma-expire din edad yun dyan. Apply na kayo dito. Yan, taga-Almaray. Ikaw bro, siya na Mamilina. Eh. Namimiss ka na yan ng Mamilina. Eh. Ay, mga tropang din na trust dyan. Good luck dyan sa inyo. Pagka, ano, tuloy-tuloy lang mangarap.
sama, magkita-kita tayo sana rito. Wala namang bayad mga Arab, di ba? Yes, yes, yes. Okay. Bro, shout out. Okay na ba? Okay na. Shout out sa mga mahal ko sa buhay. Kabit. Mga kaibigan, katrabaho. Eh, yung iniwan mo dun? Ah, wala. Wala? Binata ka ba? Hindi, may sawa ako. Ah, may sawa. Pero yung... ano? Dalawa anak ko. Ah, yung sa kabila? Wala. Oh, wala. Ayaw talaga umamin. Yeah, bro. Oh, pa-shout out sa mga asawa ko. Mga. Mga. Mga, ha, sabi niya mga. Ilan ba sila? Ilan ba sila? Wala. Joke lang. Mga. Wala. Mamaya mag-PM yung asawa mo sa iyo, patay ka. Joke lang. Sa mga asawa daw. Shout out pala yung nagbihay ngayon sa papuntang MIP South. Eh, mag-apply na kayo sa Amerikan para magapunta kayo dito. Eh, ano yung sabi sa Amerikan na stop hiring na sila? Hindi, may 3Ds to, conduct 3Ds ngayong Mayo. Pagkatapos nun? Yun yung mga bumagsak. Hmm? Anong bumagsak nang? 3Ds yung last. Ay, re-retake sila. Pero may mga IELTS na mga yun. Oo, pre-retake ang IELTS. Okay. Mayo daw. Kasi wala yan, 3Ds ko wala. Ito pagkatapos niyan, wala na? Wala na. Tigil na. Kompleto ng 50. Patay ang pangarap. Baka 40 daw yung ano, yung kukunin. Ha? 40? Kung pagkakaalam ko, pero i-ano pag siguro yan. Kasi yung mga mabagsak sa, okay, ano, sa Amerika. So yung mga mag-a-apply daw? Oo, yung mga mag-a-apply. Huwag kayong mawala na pag-asa. Taga Cebu to, ha? Oo. Bro. Oh, shout out pala kay paring John Perez. Siya talaga yung tumulong sa amin. Oo, oh, kilala mo si John. Oo. Okay. Oh, mabait din si John. Kasi sa, pre, nung una, ano eh. Ayaw kami ng Amerikan eh, dahil undergraduate kami. Oh, yun, sa Sigridan. May nagtatanong kasi kung pwede yung undergraduate. Ikaw, bro. Yun, na dati, hindi kami nanong Amerikan. Sabi sa amin, ipapaprove muna. Eh yun, sabi ni Dan Perez, papakiusap. Basta ipasa yung IELTS. Kailangan makakuha na CLB5. Anong score mo? Yun, CLB5 talaga. Kaya ako nakapunta rito. Oh, nung una, shout out. Pasalamat kay... sa'yo, Bus Mark, sa kay Sir Nathan, Bus Nathan na nag-encourage sa amin na magpursige pag-apply. Saka shout-out din sa mga taga-Arbil dyan, sa asawa ko, sa asatulat kong Maria ko. Ingat kayo pala. Shout-out sa asawa ko, saka sa akin mga anak, saka yung mga katrabaho kong taga-Tasi dyan. Ayun. Ingat kayo. Ikaw, bro. Ako? Ako na? Oo, ikaw na. Ako sa akin lang yung sa mga pinagkakautangan ko sa Pilipinas. These days lang. Sana pautangan niyo pa ako. Hey. So nasa Trans-Canada 1 na ako ngayon. Pabalik ng Winnipeg. Dahil susunduin ko pa yung aking anak sa part-time job niya. Break na nga ako. So anyway, yeah, masaya ako na na-meet ko yung mga truckers, karamihan galing sa Shell, Pampanga, may taga Surigao, may taga Bohol, may taga Bukidnon, may taga Batangas. So iba-ibang kwento, iba-ibang storya. Pero ang pinakamahalaga na dito sa Canada, lahat ng pinagdaanan, lahat ng sumikap, lahat ng nangarap na someday soon, makakarating din kami dyan sa Canada. Sila yun. No? Yung mga talagang ang tawag doon, ambisyoso. Ambisyoso hindi sa mga material na bagay, pero ambisyoso para sa kanilang pamilya. Para sa kanilang mga anak. Yan ang magandang kinabukasan. So sana, sa inyo, yung mga truckers na ma-inspire kayo doon sa mga kababayan natin mga Pilipino na talagang nagsumikap. Nagsumikap sila na makarating dito. Napanood nyo naman, yung iba, yung isa, hindi siya na nag-graduate ng high school, nga, pero iba sa mga higher. Diba? Talagang yung determinasyon niya, grabe, kaya ko to, kaya na nila, kaya na. Sana, ganyan din kayo. Hindi yung, high school graduate na ako, kaya yun. Lahat naman tayo may mga utak.
lahat naman tayo pareho yung utak natin.